Trending ngayon tong ano eh, trending ngayon tong usap-usapan na parang ang nagiging mungkahi eh i-adjust pa yung operasyon, no? Habaan pa yung operasyon ng mga tren hanggang hating gabi para makater naman daw yung mga, sabi nga, may trabaho, yung mga graveyard shift ng mga empleyado. Anong take nyo rito? Tingin namin tama lang talaga, no, na magkaroon tayo ng last trip na hanggang midnight. Ibig sabihin yung operasyon ng tren halos hanggang alauna, dahil kilala naman yung Metro Manila na marami tayong mga BPOs, no? At pag sinabi natin yung Metro Manila ay maraming mga business process outsourcing na kumpanya, no, ng mga operasyon, ito ay dahilan din para mayroong marami pang mga negosyo na bukas hanggang ganong oras. Anong ibig sabihin nito? Marami ring mga manggagawa na umuuwi ng closer to midnight. Ano? Yes. In fact, gusto nga natin sana 24/7 yan, pero naintindihan natin about 2 decades ago, nagkaroon na ng 2 araw na eksperimento, no, yung MRT3 na mag 24/7, pero mahina po yung ridership. Yes. 2 a.m. Oh. To 4:30 a.m. Naintindihan natin yan na may ganyan talagang lull, pero dahil nga dun mismo sa pag-aaral na yon, 2 a.m. to 4:30 a.m. lang sinasabi nilang lull. Ibig sabihin, kahit yung past midnight, hindi siya lal, no? Marami pa rin sumasakay, basta gawin lang natin. Alam natin na ang ibig sabihin niyan ay mas mataas na operational cost para sa MRT. Alam natin yan ang isasagot ng mga train operators. Ang sagot natin ay dapat lang na may subsidyo ang gobyerno para dyan. Mm-hmm. Alam natin gano'ng kalaki yung buwis na binibigay, yung revenue na nanggagaling sa mga BPO at sa epekto nito dun sa iba pang mga negosyo. Kaya dapat lang din na masubsidize din ito. Pero mayroong ibang mga, sabi nga, nagsasabi naman na overnight naman daw ang operation ng ano eh, ng EDSA Bus Carousel. At yung EDSA Bus Carousel na yun eh bumabaybay sa kaparehong ruta ng MRT, halimbawa. Tingin nyo ba sapat na ba yung ganung kasagutan ng ilan nating mga kababayan? Alam nyo, ang bus carousel, iba yung kanyang mga stasyon, no? Kumpara sa MRT. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na magkapareho lang sila, no? In fact, ang bus carousel ay complementary doon sa train at hindi the other way around. Di ba? Yan yung ang unang pinlano dyan ng gobyerno ay yung mismong tren. Mm-hmm. And alam natin na hindi naman sa lahat ng stasyon ng MRT ay mayroong bus carousel. At isa pa, hindi lang naman MRT rin ang, sabi nga, hinihimok, no, na sabi nga mag-adjust, no, palawigin yung kanilang operasyon. Sapagkat ang LRT 1 at LRT 2, I understand, hanggang alas 9:30 lang yata ang huling biyahe nila eh, di ba? Opo. Ang pinakamahalaga kung magsisimula tayo na abot ng midnight, yung MRT3. Ayun. No? Kasi yan po talaga yung EDSA eh. Ano? Opo. Yung alam natin, yung traversing yung EDSA, alam natin ito yung sinasakyan ng mga galing na Makati, no? Makati Business District. Alam natin ito yung sinasakyan din ng mga galing ng BGC after nila mag-BGC bus, no? Papunta sa norte. Ang norte po kasi natin, yan yung mga bedroom communities, no? Karamihan po ng mga nagtatrabaho sa Makati, ang daytime population po ng Makati napakataas, pero pag nighttime, konti na lang. Kasi hindi sila doon natutulog. Natutulog po sila doon sa norte, no? Camanaba, Quezon City. Ayun. And may isa pang issue na gusto kong kunin din ang reaction ninyo, dahil yung ilang mga bus, yung Mega Manila Consortium, minumungkahi nila na ibalik na raw yung dating ruta ng mga bus na bumibiyahe sa EDSA. At sabi nga, kumbaga eh, ang pakahulugan, buwagin na yung EDSA Bus Carousel, ibalik na yung mga dating ruta ng bus. At sabi naman ng MMDA, pag binalik natin yan, kakainin na ngayon yan yung mga nilagay na bike lane, motorcycle lane, at iikli kukunti na rin yung mga magiging lane para naman sa mga pribadong sasakyan. Anong take ng passenger forum dito? Manghihinayang kami, bagamat hindi perpekto ang bus carousel, no? Ito pa rin yung isang malaking tulong na mayroon tayong semblance ng isang bus na mayroong dedicated na lane, no? Parang BRT, kumbaga. Hindi dapat itong mawala. Kung mayroong mga ruta na dapat madagdag para sa mga bus, maaring merong nasa labas ng bus carousel, no?
pwedeng merong nasa labas ng bus carousel, pero iilan lang. At hindi po yan pwedeng magbaba sa kung saan. Kailangan na po nating ireforma yung bus system natin pagdating sa EDSA na hindi pwedeng gilid lang sila ng gilid at kung saan-saan lang po naglo-load at nag-unload. No? Kung yun ay para sa mga kulang. Pero unang-una, hindi dapat mawala yung bus carousel.